Natagpuan ang bangkang lumubog sa dagat ng Cavite matapos salpukin ang cargo vessel. Iangat na ito mula sa dagat anong maoras ngayon. Umakyat naman sa dalawa ang bilang ng mga patay sa insidente. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Pia, natukoy na nga ng rescue team ang eksaktong lugar kung saan na lumubog yung bangkang pangisda noong Miyerkules ng gabi dito sa laot na sakop ng Cavite. Pia, sa 30 talampakang lalim ng dagat na nasa bahagi ng Praile Island at Caballo Island, dyan sa may boundary ng Ternate at Maragondon dito sa Cavite, natagpuan ng search and rescue team ang bangkang pangisda na MV Dan Israel. May haba itong 96 feet at gawa sa kahoy. Tinalian na ito at anumang oras ngayon ay iaangat na para hilahin, pero hindi pa rin malinaw sa mga oras na ito kung saan ito dadalhin. Samantala, isa pang bangkayang natagpuan sa loob ng bangka at isa ring survivor ang nakita naman sa bataan matapos anurin doon. Patuloy naman, Pia, ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa 8 pang mangingisda na nawawala. Katulong nila ang Environmental Protection Operation Division ng Cavite Provincial Government at PDRRMC at ang mismong kumpanya ng mga nawawalang mangingisda. Pasado last 9 naman kagabi nang makalabas sa ospital ang 12 nakaligtas na mangingisdang pawang mga taga Nabotas na unang nasagip kahapon. Nilapatan sila ng paunang lunas at pagkatapos dahil yan sa mga tinamunggalos at sugat. Pagkatapos yan ay ikinuwento nila na kagagaling lang daw nila ng Nabotas City at papunta sana ng West Philippine Sea nang masiraan ang kanilang bangka sa gitna ng laot. At habang nakatigil raw isang kulay asul na cargo vessel na may kargang container van raw na papasok ng Manila Bay ang bumangga sa kanila sa bahagi ng Ternate, Cavite at Caballo Island sa Cavite City bandang alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Pero imbis raw na tumigil para tulungan sila, nag-hit and sail raw ito at nagresulta nga sa pagkasawi ng isa sa kanilang kasamahan. Ayon pa sa kanila, di raw nakalabas sa lumubog na bangka ang iba pa nilang kasamahan dahil naipit raw ang mga ito sa lambat kung saan sila natutulog nang mangyari ang aksidente. Pia, ay pinagtataka naman ng mga otoridad kung bakit hindi nakita ng paparating na cargo vessel ang nakahintong bangkang pangisda na karaniwang may navigation light, watchman at radar. Inaalam rin nila kung may distress light ang bangkang pangisda. At yan ang mainit na balita mula pa rin dito sa Maragondon sa Cavite. Balik sa iyo, Pia. At Dante, kamusta naman ngayon yung pagmumonitor nila doon sa mga ibang pumapalaot na mga fishing vessels? Sa ngayon, Pia, medyo nahihirapan nga itong search and rescue team dahil sa mga oras na ito ay napakalakas ng hangin at napapansin natin ngayon dito na medyo may kataasan na yung alon. Katunayan, ito ang isang team mula naman sa PDRRMC ay bumalik muna para nga muna magpahinga at para din na paanuhin muna itong alon dahil medyo may kalakasan nga at hindi sila makapenetrate doon sa lugar kung saan nga natagpuan itong bangka, Pia. Okay, pero Dante, linawin ko lang din, no? Wala ba silang mga paalala ngayon doon sa mga iba pang sasakyang pandagat or pati na rin doon sa mga maliliit na fishing vessels na pumapalaot ngayon dahil nga doon sa nangyaring aksidente kahapon? Sa ngayon, Pia, wala tayong alam na itinaas na gale warning para nga magbigay ng babala para sa mga bangkang pangisda rito. At napapansin naman natin na bukod nga dito sa malakas ang halon ay ang sikat ng araw ay maaliwalas naman at wala naman tayo nakikitang pamumuo ng sama ng panahon, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Dante Perelio.